to EDSA! Sa EDSA, astig ang bumper to bumper! Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, usad pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go, Diego! Go, Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunakol! Magandang gabi sa lahat ng mga kaulo ko! Kamusta ko lang biyahe? Sana okay pa sa all right? At syempre sa mga pasahero mo na galing trabaho. Well, it's been a long day. It's been a tough day. So, ngayon po ay araw ng Thursday and tomorrow is Friday. Ang bilis ng oras, ang panahon, ano? Parang kailan lang. So, ngayon, February na tayo. February 22. Bukas, susunod, March na, April. Parang ang bilis ng panahon, ano? Grabe! Oh, no! Diba, hindi mo ba napapansin yun? Ang bilis ng mga pangyayari. But anyways, mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi. Sana ay okay ka. Don't worry, I got all the music. We got it covered right here sa programang EDSA. Kasama pa rin po siyempre ang apakatalino sa lahat! Henyo! And then attender pero Diyose pa rin kagnagarago mo! At siyempre, kasama din po ang prodigy ni Tang Henyo, inyo pong abang lingkod, Diego Bandido! Gaya ng sabi ko, pag may buhok, hindi ako yan. At kasama din ang apakulit na sobra-sobra, walang iba kundi si... mahilig sa donut. Duday, say hello to everybody. Hello po, everybody. Kamusta po kayo? Magandang gabi po at maraming salamat po mga uncle sa inyong pakikinig po dito po sa Love Radio. At syempre po, binabati ko rin po yung mga galing po sa work, Uncle Diego. Alam ko po na pagod na po sila, Uncle Diego, kaya shout out po sa ito po kay Uncle Alberto, magandang gabi, shout out kay, sabi niya kay Ma'am Red and Kaiser, on the way kami sa Molito, habang nasa traffic daw sila. Salamat mga Uncle, I love you po! Ba, medyo mabait ka ngayon, Duday, ah. Pero anyway, mga kabisyo, eto, wag na muna itong patagalin natin. Tang, pag-usapan na natin to. Taylor Swift fan reveals na ginastos niya is more than $30,000. Wow! Para lang sa singer with no plans of stopping. Of this 30k na ginastos niya, estimates niya around 7,000 to 9,000 na nagasto niya is yung pag-attend niya sa Australian leg na kung saan ay nag-concert si Taylor Swift. So eto nga ang iba pang gastos sa mga travel expenses niya, concert tickets at kung ano-ano pa. Tang, logikan na natin to, Tang. Ay, sige, logikan mo na yan para may mga mahimasmasan. Logikan na yan! Logikan na yan! Alright, mga kabisyo, logikan na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, okay lang naman humanga tayo sa isang tao. Pero ang sobrang paghanga ay hindi na tama. Oh, no! Kasi nahuhulog na ito sa tinatawag nating idolatry.
Ito isang kasalanan, mga kabisyo, sa Panginoon natin. Mas pinapahalagan po natin yung tao o isang bagay o yung relasyon before God. At matindi po yung parusa sa ganitong kasalanan. But syempre, let's understand na rin din why people act this way. Well, people spend a significant amount of money on their idols for several reasons. And these reasons can be depending on the individual and of course, sa context na sinasabi natin. At ito pong ilan sa mga dahilan. Unang-una pong mga dahilan is emotional connection. May mga fan po na usually often develop strong emotional connection sa kanilang mga idols. So this connection can be rooted in admiration, inspiration, or sense of personal identification sa values na kung merong ang kanilang idol. Isa pa sa mga dahilan, ito yung tinatawag nating fandom culture. Marami pong industriya, kagaya sa music, sports, and entertainment na merong strong culture around fandom. Being part of the fan community kasi, magpo-provide a sense of belonging and shared identity. Pero mga kabisyo, ha, babala po, ha, paalala. Again, pag nasobrahan po ang pagka-idolo mo, ito po yung nahuhulog sa idolatry. At alam nyo ba ang kaparusahan na sinasabi sa Bible? Judgment and punishment. The Bible warns of a divine judgment and punishment for those engaged in idolatry. Kagaya po ng mga Israelita na nakita niyo, for example, they face consequence such as military defeats, natalo po sila, na-captive sila, and various hardships pa nung nag-worship po sila sa false gods. Ganun po ang nangyari sa kanila. Kaya magbago ka na, Col! Itigil mo na yung pag-a-idol mo sa kapitbahay niyong asawa ng seaman. Kasi matindi ang parusa. Baka masunog ka doon sa dagak-dagatang apoy. No. Alright, mga kabisyo, we got 35 minutes after 7 o'clock. You know what? I really love this song. Here's a song coming from Steelheart. Come on, bring it on. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!